The Child of a CEO Chapter 8. Napatingin si Dylan sa asawa na naguntay ang sasabihin niya. Nakaikil si Zane, parang nagningning ang mata ni Bea dahil doon. Edi andoon din sila Claire at Zoe. Excited na sabi nito pero umiling lamang si Dylan na. Ikinakunot ng noo nito, anong ibig mong sabihin? Si Zane lang ang nakaikil, wala si Claire o di kaya si Zoe. Ang sabi niya iniwan daw si Zane sa labas ng bahay ni Kyle kaya until now hinahanap pa, rinikil si Claire, naguluhan ang isip ni Bea dahil sa sinabi ng asawa. Love, kilala ko si Claire, hindi niya magagawang ipamigay ang isa sa mga anak niya, napatango si Dylan dahil sa sinabi nito. I know that also and Kyle knows that too. Maaaring may malaking problema si Claire kaya niya nagawa ang bagay na iyon. Ang tanong ay ano at nasaan sila? Napaupo sa kama si Bea at napatikip sa kanyang muka gamit ang palad niya. Kasalanan ko ta. Hindi dapat tayo umalis ng bansa. Sigurado akong malaki ang problema ng kaibigan ko ngayon tapos wala ako sa tabi niya. Lumuhad si Dylan sa harapan niya at umiling habang inialis ang palad na napatikip sa muka nito. Huwag mong sisihin ang sarili mo love dahil walang may gusto sa nangyayaring ito. Ngayon kailangan hitong pumunta kila Kyle para masigurado na si Zane nga iyon, walang ibang nagawa si Bea kundi ang tumango. Iniwan nila ang kanilang anak sa mama ni Dylan dahil sakto na die off nito ng araw na iyon. Mabilis silang nakarating sa bahay ni Zekiel at agad na pinuntahan ang kwarto ni Zane na pinagawa agad ni Kyle nang makita ang anak. Pagbukas nila ng pinto ay nakita nila na nakaupo si Kyle habang nilalaro ang anak nito sa crib. Namangha sila sa ayos ng kwarto dahil panglalaking panlalaki ito at talagang napakaganda niya at alam mo na agad na mamahalin. Sa laki banorna ng bahay ni Kyle hindi siya mawawalan siya ng pera pampagawa sa kwarto ng anak, nagkatinginan muna ang mag-asawa dahil sa kanilang nasaksihan. Parehas na tumatawa ang mag-ama kaya nagulat silang dalawa. Ngayon lang nila nakita na natawa ng ganoon si Kyle, tumikim si Dylan kaya naaga nila ang atensyon nito. Tumikim si Zekiel at agad na tumayo. You're both here, may di na sabi ni Zekiel sa booth ngunit hindi ito pinansin ng mag-asawa lalo na si Bea at agad na nakita si Zane. Zane agad na tumakbo si Bea kay Zane nang mamukha niya ito. Nagulat pa si Zane dahil sa biglang pagtawag sa kanya ngunit hindi naman ito umiyak dahil nakilala nito ang boses ng dalaga, Zane. Tita Ninang is here, Ama, ang laki mo na. Pinuhat agad ni Bea ang anak ni Zekiel habang ang binata naman ay nakakunot ang noong nakatingin kay Bea. Lalo na at nakikita niya na tuwang-tuwa din ang anak niya dito na tila ba kilala ng anak niya si Bea. How did you know his name? Tay ka para kayong close ang ngayon lang kayo nagkita diba? Natigilan si Bea dahil sa sinabi ni Zekiel sa kanya at napatingin dito na nakakunot ang noo. Napalunok si Bea sa tanong ni Zekiel at napatingin sa asawa na nagpapahiwatig na saluhin siya nito. Ah, sinabi ni Manang kanina, tam na sinabi ni Manang at isa pa may anak kami ni Bea kaya malapit siya sa baby katulad ni Zane, nawala ang pagkakunot ng noo ni Zekiel dahil sa sinabi ng kaibigan at napatango na lamang, Bea barntayan mo muna ang anak ko, while you Dylan will talk to my office. Tumango ang mag-asawa dahil sa sinabi ni Zekiel sa kanila habang si Bea naman ay agad na sinuri ang mukha ng inaanak. Ang laki mo na Zai na miss kita. Saan ba kayo nang galing? Nasaan si Zoe? Nasaan ang mommy mo? Diretsyong tanong nito habang nakatingin sa gray na mga mata nito. Kapag nakatingin siya sa mata ni Zane ay naaalala niya ang kaibigan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang biglaang pag-iyak ni Zane na ikinatarante niya, hala, siya stop crying Zane, narinig ni Zekiel ang pag-iyak ng anak kaya ang paglabas sana nila ni Dylan ay naudlot lalo na nang mapuno agad ng galit ang puso ni Zekiel dahil sa pag-iyak ng anak, what did you do to my son? Galit na sigaw nito at mabilis na pumunta sa kinalalagyan ni Bea. Nagulat si Bea dahil doon lalo na at nakita niya na parang Papa TV ang itsura ni Zekiel. Samantalang si Dylan naman ay alam niya ang ugali ng kaibigan kaya mabilis itong kumilos at itinulak ang kaibigan palayo sa asawa niya at sa bata, Kyle ano ba kumalma ka nga? Hindi sasaktan ng asawa ko ang anak mo. Tigil ni Dylan dito, titama siya, hindi ko siya sinaktan tinatanong ko lang siya kung nasaan ang mommy niya, natigilan si Zekiel nang marinig ang paliwanag ni Bea.
Agad niyang kinalma ang sarili at tumayo ng maayos. "I'm sorry, Bea. I just don't want somebody to hurt my son, and you're right. He's always like that whenever who's asking the whereabout of her mom." Pagkasabi ni Ezekiel noon ay lumapit siya kay Bea at kinuha ang anak mula dito na umiiyak pa rin hanggang ngayon. "Just stop crying, Zane. It's not good for you." Pagsasabi nito sa anak at sa oras na narinig nito ang boses ng ama ay kaagad din naman itong tumahimik at sumiksik lamang kay Ezekiel. Ang mag-asawa ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, lalo na sa ikinikilos ni Zane sa harapan nila. "Ay, noong nagtataka kayo, ganyan din ako nung una. But I guess naman na niya sa akin ang katalinuhan at sa murang edad ay nakakaintindi na." Napangiwi si Bea dahil sa sinabi ni Ezekiel. "Who's di lang ikaw, lalo na kay Claire, sobrang talino nung isang yun." Hulong na sabi ni Bea na ikinatingin sa kanya ni Dylan dahil narinig niya ito at marinig iyon ni Ezekiel. "What? Are you saying something, Bea?" Napatayo ng derecho si Bea dahil sa tanong ni Ezekiel sa kanya. "Ha? Ah, yes. I mean, how come na si Zane ang pangalan niya?" Mabuti na lamang at mayroon talaga siyang katanungan sa isip niya at iyon ang pinampalusot niya, kung hindi ay lagot siya nito. "Zane, because that's the name came up in my mind the first time I saw him." Hinaplos ni Ezekiel ang pisenge ni Zane na saktong nakatulog na sa kanyang bisig. Iyan ang napansin ni Ezekiel sa anak, antukin nito gaya niya. Napatingin si Bea sa asawa na mayroong ekspresyon na di makapaniwala. Nagkibit balikat lamang si Dylan dahil pati siya ay walang alam sa mga nangyayari. Naguguluhan sila at naninibago sa kanilang mga nakikita. 2 linggo ang lumipas matapos ang pangyayaring unti-unting nagpabago sa buhay ni Claire. Umaga nang mapagpasyahan niya na pumasok na sa trabaho. Sa loob ng 2 linggo ay parang kay tagal nang nawawala ni Zane sa buhay niya. Palagi siyang napunta kila Queen upang doon maaaring makita si Zane. Palagi siyang nakatambay doon sa terrace at nakatanaw sa bahay ni Ezekiel. Ngunit sa tagal na niyang nag-aabang doon ay niminsan hindi man lang niya makitang lumabas si Ezekiel kasama ang anak niya. "Hindi ba man lang niya pinapaarawan ang anak ko? Baka magkasakit lang siya sa loob ng bahay." Yan ang palagi niyang sinasabi sa tuwing nakatanaw niya mula sa itaas. Minsan nga ay nagtataka na si Queen kung bakit ito palaging ando doon sa itaas at nakatanaw sa kawalan. Maagang sumabak sa trabaho si Claire kaakibat ng paglipas ng araw ay mayroong isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Dagpas siya na siyang sasama kay Queen sa Paris upang mag-aral doon. Gusto niyang kunin pabalik sa pyuder niya si Zane, ayaw na niyang malayo sa anak. Pagkatapos ng ilang taon ay babalik siya upang alagaan ito, alam niya sa sarili niya na mapapatawad siya ni Zane. She just know it. Kinabukasan na ang siyang pag-alis ni Queen papuntang Paris, kahapon pa siya kinukulit ni Queen na sumama na sa kanya, ngunit hindi niya sinasabi dito ang kanyang totoong desisyon. Gusto niyang isurpresa ang kanyang kaibigan. Mamaya na niya ito sasabihin at isa pa, wala pa ring alam si Queen hanggang ngayon na may anak na siya. Hindi siya nagkukwento tungkol sa pamilya niya at mukhang nahihiya din naman si Queen na magtanong about doon, kaya hinayaan na lamang niya. Sa gitna ng kanyang trabaho ay mayroong dumating na kanyang ikinagulat at hinto sa trabaho. "Claire, ikaw ba yan? Claire, you." Nagulat siya nang biglang mayroong yamakap sa kanya mula sa likuran habang pabalik siya sa kanyang pwesto sa loob. Boses pallor nito ay kilalang kilala na niya kung sino ito. Si Bea, mabilis na tumulo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit agad niya itong pinunasan dahil hindi siya pwedeng makihalubilo sa mga customer sa oras ng trabaho. Agad siyang lumayo kay Bea at nagbaw dito. "Pasensya na ho, ma'am, kung o-order po kayo, maupo po muna kayo sa inyong table." Magalang na sabi niya dito na ikinagulat din Norman ni Bea. "Si Claire ako, tadi mo ba ako naaalala?" Naiiyak na sabi ni Bea sa kanya. "Oras ho ng trabaho ko, ma'am." Agad na nagets ni Bea ang sinasabi ni Claire, kaya agad siyang napatingin sa paligid at nakatingin nga sa kanya ang mga tao na naruroon. "Alright, sige, iintayin kita." Agad na naupo si Bea sa isang lamesa at umorder. Habang kinukuha ni Claire ang order ni Bea ay hindi siya makatingin dito. Saglit lang naman ang shift ni Claire, kaya alam niyang makakausap niya agad si Bea. Nag-iwan siya ng sticky note nung ibigay niya dito ang order nito na maya-maya ay out na niya. Masayang nag-ante si Bea sa kanyang kinauupuan.
Hindi niya inaasahan na sa bigla ang pagkasira ng kotse niya sa lugar na iyon. Akala niya kamalasan ang nangyayari sa kanya ngunit mayroong magandang nangyari. Matapos ang shift niya ay agad na lumabas ang dalawa. Sa may bandang park sila pumunta ni Bea dahil sakto na palilim na ang araw. Walang nagsasalita sa kanila habang naglalakad, si Bea ay gustong-gusto na niyang magsalita ngunit hinayaan niya na si Claire ang unang magsalita. Si Claire naman ay hindi alam kung paano sisimulan ang kanilang pag-uusap. Nagtatalo ang kanyang isip kung may alam ba si Bea sa mga nangyayari, kamusta na Bea? Uminto siya sa paglalakad at tinanong iyon. Agad na napaangat ng tingin si Bea dahil doon at agad na niyakap siya mula sa likuran. Umiyak na si Bea mula roon kaya agad na humarap din si Claire sa kanya at pinahid ang luha nito, "Shh, tahan na Bea, andito na ako." Mas lalong napaiyak si Bea dahil doon, ang tagal niyang hinanap si Claire. Nang manganak siya ay si Claire agad ang hinanap niya ngunit hindi na nila ito makontak. Nang umuwi sila sa Pilipinas ay si Claire ang unang hinanap niya ngunit pagdating nila sa bahay nila ay sale na ito. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na iyon. Mahalaga sa kanya si Claire siya na lang ang itinuturing niyang pamilya kaya nang mawala ito ay alalang-alala siya. Tumagal ang pag-iyak ni Bea kay Claire na hinayaan naman ng dalaga. Gusto niya ring maiyak ngunit kailangan niyang maging matatag para dito. Sigurado siya na matagal na siyang hinahanap nito ang Cast Zero ay marami nang nangyari kaya hindi na niya alam kung paano pa hahanapin si Bea. Nang kumalma si Bea ay naupo sila sa isang bench upang doon mag-usap. "Bakit nawala kayo, Claire? Bakit wala ka ng mga anak ako? Bakit wala ka ng umuwi kami dito sa bansa? Bakit wala kayo sa bahay niyo?" Sunod-sunod na tanong ni Bea na siyang inaasahan na ni Claire, ngunit ano nga ba ang magagawa niya nangyari na ang mangga dapat mangyari? Inantay ni Bea na magsalita si Claire. Bamantong hininga muna ang dalaga bago nagsalita. "Pasensya na kung wala ako nung nanganak ka, sorry kung wala ako nung umuwi kayo sa Pilipinas. Sorry kung bakit nawawala kami at hindi mo makita, I'm really sorry Bea, hindi ko ginasto ang mga nangyari, trust me. Kaya ba pinamigay mo si Zane?" Natigilan si Claire dahil sa sinabi ni Bea sa kanya at hindi makapaniwalang nakatingin dito. "Alam ko Claire, alam ko na nakaikil si Zane, binabantayan ko si Zane." Nawala ang namumunginis ni Claire dahil sa sinabi ni Bea na ipinamigay niya ang anak. "Kay, kamusta siya? Kamusta ang anak ko Bea? Kamusta si Zane?" Naiiyak na tanong ni Claire sa kanya. Hindi ito pinansin ni Bea bagkus ay nangingibabaw ang hinanakit niya dahil wala ang kaibigan sa nakalipas na buwan. "Ayos lang si Zane, yan ba ang gusto mo? Ang ipamigay ang kambal." Natigilan muli si Claire dahil sa sinabi ni Bea, hindi niya akalain na huhusgahan siya agad nung kaibigan niya. "Wala kang alarm Bea, bakit nang NG alarm ka?" Natawa si Bea nang mapakla dahil sa sinabi ni Claire at kitang-kita ang sakit sa mata ni Bea dahil sa sinabi ni Claire. Nagulat din ang dalaga sa nasabi niya at gusto sanang bawiin ito ngunit huli na, "Eh, oo nga Norman, sino ba naman ako para pakialarnan ka? Tama, sino nga ba ako? Hahaha, tinatapos mo ba ang pagkakaibigan natin Claire?" "Wala akong sinasabing ganyan Bea," mahina hong sabi ni Claire sa kanya. "Pero yon ang pinaparating mo. I hate you." Bigla kang nawala na parang bula tapos ipinamigay mo pa ang anak mo at pagkatapos ganito ang ipapakita mo sakin. "I hate you." Sabi ni Bea noon ay agad itong umalis habang Esclair naman ay hindi na nagawa pang habulin ang kaibigan. Feeling niya ay sinaksak siya ng maraming karayom dahil sa sinabi ni Bea sa kanya. Sunod-sunod na nagsituluan ang luha sa mga mata ni Claire dahil doon. Gustong-gusto niyang makita si Bea dahil matalik niya itong kaibigan ngunit hindi niya inaasahan na ganoon ang mangyayari sa kanila. Kanina nang dumating si Bea sa pinagtatrabahuhan niya ay hinihiling niyang mabilis na lumipas ang oras. Ngayon naman ay hinihiling niya na sana hindi na sila nagkita pa, "Wala kang alam Bea." Yan ang huling katagang sinabi ni Claire at humagulgol ng iyak sa bench na kanyang kinauupuan. Feeling niya ay babagsak na siya, susukaw na siya. Ang dami nang nangyari sa buhay niya na hindi niya akalain na kinakaya niya, E3. Sa mga oras na iyon ay ang nagpapalakas na lang sa kanya ay ang Campbell.
Gusto niyang mabuo ulit sila pero ang nangyari sa kanilang magkaibigan ay hindi niya inaasahan kaya talagang nasaktan siya. Claire, ikaw ba yan? Napaangat siya ng tingin dahil sa nagsalitang iyon at doon ay nakita niya si Quinn. Kau nga, bakit ka umiiyak? Quinn. Agad na tumayo si Claire at patakbong yamakap kay Quinn na ikinagulat nito mabuti na lamang at nakapag-balanced siya agad. Anong nangyari Claire? Ayos ka lang ba? Umiling si Claire dahil sa tanong nito, Naintindihan naman ni Quinn ang sinabi niya at hinayaan na umiyak ito. Matapos ang 5 minuto ay nagsalita si Claire, pipunta tayo sa inyo Quinn. Hindi na nagtanong pa si Quinn kung bakit gusto niya sa bahay nila basta inakay niya si Claire sa sasakyan niya at nag-drive. Pagkarating nila sa bahay ni Quinn ay agad na dumiretso si Claire sa terrace nila. Napatitig na lamang si Quinn sa likuran ni Claire na papaakyat sa taas, alam na niya kung saan tatanggo ang dalaga kaya hindi na siya magtataka pa, Napailing na lamang siya at kumuha ng tubig para sa kaibigan. Pag-akyat niya sa itaas ay naabutan niya si Claire na nakatingin nananaan sa kawalan. Matagal na niyang nararamdaman na mayroong problemang itinatago si Claire kaya Jean Austin niya na isama ang dalaga sa ibang bansa upang tulungan na rin. Ang unang-unang problema nito ay kahirapan, alam niya yun dahil halata na sa ngasuot ni Claire ang pagkahirap sa buhay. Lumapit siya sa dalaga at iniabot ang tubig dito. Nagpasalamat si Claire at ininom iyon. Ayos ka lang ba Claire? Bakit ka umiiyak? Tanong niya dito matapos uminom ni Claire ng tubig. Napangiti ng mapait si Claire dahil sa tanong ni Quinn. Quinn, alam mo ba kung bakit ako parating andito? Napakunot ang no-zero ni Quinn dahil sa sinabi nito. Ang layo ng sinabi niya sa tanong niya. Tanong din ang ibinalik sa kanya Hindi sumagot si Quinn dahil alam niyang understood na si Claire na hindi niya alam, dahil doon, mayroong itinurong bahay si Claire na ikinatingin doon ni Quinn, Gray, yan ang bahay ni Ezekiel Gray, tumanggo si Claire dahil sa sinabi ng kaibigan. Si Ezekiel, siya ang tatay ng mga anak ko, naguluhan si Quinn dahil sa sinabi ng kaibigan. Anak, may anak ka na. Takang tanong nito na ikinatanggo naman ni Claire. Months ago I had a one-night stand at kay Ezekiel yun pero hindi niya ako kilala. Nagbunga ang gabing yun at naging resulta ng isang gwapo at magandang anghel. My babies, they are twins. Gulat na gulat si Quinn dahil sa sinasabi ni Claire sa kanya hindi niya magawang magsalita dahil gusto niyang malaman ang susunod pang sasabihin nito. We are happy kahit Daiko sinabi kay Ezekiel na nagkaanak kami until that day comes. My mother died. Masakit mamatayan ng ina lalo na siya na lang ang nag-isang kadugo ko kaso wala ay kinuha siya ni God. Akala ko yung sakit na yun ay yun lang, hindi pa pala. Days later may taga-bangko na pumunta sa bahay at sinabing bankrupt kami at malaki ang utang kaya bahay at ari-arian namin ang kapalit. Yusi, mayaman kami dati, pero ngayon hindi na. Naghirap kami nagpalipat-lipat ng bahay. Hanggang sa madengge ang panganay ko si Zane. Muntik na siyang mawala sa amin kaya takot na takot ako, mabuti na lang at hindi hinayaan ni God na kunin niya ito. Nakaligtas si Zane pero kapalit nun ang natitira naming pera, doon nagsimula na maghirap kami ng malala. Tumulo ang luha ni Claire at agad na pinunasan iyon. Nakatingin lamang siya sa bahay ni Ezekiel at nagbabaka sakali na nakita ang anak. Si Quinn ay speechless sa mga sinasabi ng kaibigan pero agad niyang hinagod ang likod ni Claire nang makita niyang umiiyak na naman ito, Naghanap ako ng trabaho dahil natanggal ako sa maganda kong trabaho, at doon mo ako nakilala sa restaurant. Malaki kita ko noon pero bumaba rin na yung kinikita ko at hindi na kaya para tustusan ang pangangailangan ng mga anak ko pati kami. Nung una kong pumunta sa iyo yun ang araw na nalaman kong dito nakatira si Ezekiel. Kaya nagpa siya ako na ibigay kay Ezekiel si Zane dahil sigurado ako na mapapalaki niya ito ng maayos. Yung bago ang birthday mo na sinabi kong muntik na akong Mama TV. It's not true. Ginawa ko lang yun para di ako pagbintanggan na ako ang nag-iwan kay Zane sa labas ng bahay ni Ezekiel. Oh my God. Nasabi na lang ni Quinn dahil sa kanyang mga nalalaman. Muling tumulo ang luha ni Claire, this time ay hindi na niya pinunasan dahil tuloy-tuloy na ito. Yun ang dahilan kung bakit ako nandito palagi sa terrace, Quinn. Dahil nagbabaka sakali ako na makita ko kahit saglit ang anak ko pero wala.
Ang hirap malayo sa anak mo, Queen, sobrang hirap pero kinakaya ko para sa kanila, Naiintindihan na ngayon ni Queen ang lahat pero hindi niya maiwasan na malungkot para sa kaibigan. Ramdam na ramdam niya ang bigat sa bawat salitang banibitawan nito, alam niyang punong-puno na ang kaibigan at bibigay na. Kaya nagdesisyon ako na sumama sa iyo sa Paris upang ipagpatuloy ang pangarap ko. Babalik ako dito na hindi gaya ng dati. Gusto kong kunin pabalik sa pewter ko ang anak ko, Queen, gusto kong magkasama ulit sila ng anak ko. Kaso dumating si Bea, ang best friend ko kanina, bago sa pandinig niya ang pangalan na binanggit nito. Napagsabihan niya ako ng masasakit na salita dahil nawala ako sa tabi niya at sinabi niyang pipinamigay ko ang anak ko, napag-aralgal si Claire dahil doon. Mas masakit kasi kapag sa kaibigan mo pananggaling ang salitang iyon. Sabihin mo nga sakin, Queen, pinamigay ko ba talaga ang anak ko? Iyak na tanong niya dito na ikinilang naman ni Queen, inakay niya ito sa upuan doon at hinagod ang likod ng kaibigan. Hindi mo siya pinamigay, Claire, ginawa mo yun para sa kinabukasan niya, para baby mo. Wala kang kasalanan. Hinayaan na muna ni Queen na umiyak ang dalaga. Alam niyang mabigat ang loob nito at ngayon niya lamang ito na ilabas. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit mas naging tahimik si Claire nitong nakaraang araw. Masaya siya nang malaman niya na sesema si Claire sa ibang bansa pero naiisip niya rin ang kambal na anak nito. Mahirap kay Claire ang naging desisyon nito pero kahit siya ay ganoon ang gagawin kung sakali iman. Matapos umiyak ni Claire ay pinagplanuhan na nila ang maagang pag-alis nila bukas. Masaya si Queen na makakasama niya si Claire sa ibang bansa lalo na at ilang taon din sila doon. Kinabukasan ay maagang sinundo ni Queen sila Claire sa bahay nito. Iyon ang una at huling beses na nakapunta siya doon lalo na ang makita ang isa sa kambal. OMG! Kamukhang kamukha ni Mr. Gray. Mata mo lang ang naiba, Claire. She's so cute. Yan ang reaction ni Queen nang makita si Zoe. Naging mabilis ang pagiging close ng dalawa kaya hinayaan ni Claire na si Queen muna ang humawak sa bata at pinagpahinga muna si Nanay Luking sa likod ng van. Naka-van kasi sila at mayroong driver. Iniwan na nila ang inuupahan na iyon ngunit bago siya umalis ay nag-iwan muna siya ng sulat. Sulat para kay Bea, alam niya na malalaman ni Bea na doon sila nakatira at kung hahanapin man siya nito lalo na at galit ito sa kanya. Pinapangako niya sa sarili niya na babalik siya at sa pagbabalik niya ay kukunin niya lahat ng pag-aari nila noon lalo na ang anak niyang si Zane. Dear Bea, first of all gusto kong humingi ng tawad dahil wala ako sa tabi mo sa oras na kailangan mo ako. Nung manganak ka at umuwi kayo ng Pilipinas. Trust me, I don't want that but it just happened. Second is I want you to know the reason why. Ilang araw lang ang lumipas matapos kong manganak at nang umalis kayo ng Mama TV si Mama. Sobrang sakit sa akin ang araw na iyon, hindi ko alam ang gagawin ko kung kakayanin ko ba o kung makaka-move on ako. And then fresh pa ang lahat sa akin ng ilibing si Mama nang may panibagong dagok na naman na dumating sa buhay namin. Dumating ang mga taga-bangko at sinabing na bankrupt kami at lahat ng ari-arian na meron kami ang siyang bayad sa utang na iyon, we don't have a choice but to leave the house. Nakapagsimula kami ng maayos kahit nangungupahan and found a job until unexpected thing happened again. Nagkasakit si Zane. Nagkaroon siya ng dengue. Nung mga panahon na yun nagsisimula na akong questionin lahat ng mga nangyayari sa amin lalo na at muntik ng manmetevi ang panganay ko. Nakaligtas kami sa crisis na iyon at naligtas ang anak ko, ngunit kapalit noon ay ang perang natitira sa amin. Natanggal ako sa trabaho, naghanap ako ng malilipatan dahil maaaring wala kaming kainin kung nagtatagal kami sa 5,000 upa. Sa sandaling panahon gamaan ang buhay namin dahil sa trabaho ko ngunit hindi nagtagal ay nawala din ito at unti-unting kumonti ang oras ko sa pagpasok hanggang sa wala na talaga kaming panggastos. I have no choice kaya nagpasya ako na ibigay si Zane kay Ezekiel dahil alam kong mas maaalagaan niya ito. Hindi ko na kayang pagsabayin silang palakihin kaya ibinigay ko siya kay Ezekiel. Nung araw na dumating at nagkita tayong muli ay yun ang araw na ikinabagsak ko, hindi ko na imagine na all of people ikaw ang manghuhusga sa mga naging desisyon ko. Natanong ko sa sarili ko, masama ba akong ina? Talaga bang pinamigay ko ang anak ko? Pero na-realize ko din ang sagot with the help of my new friend Queen. Queen offered me long weeks ago na sumama sa kanya sa Paris at tutulungan niya akong mag-aral doon.
I decided to come with her, lalo na nung nakausap mo ako mas nagpulisish ako na sumama. That is why you're reading this letter and this is a goodbye for now, Bea. When I come back, I will promise that I will be different for the Claire that you met this past few days. Babalik ako at kukunin ko lahat ng meron ako noon, lalong-lalo na ang anak ko. I want you to look for my son, mahirap na malayo sa kanya pero kailangan para sa kinabukasan namin. E. I'm trusting you with this, Bea. I'll be back. Love, Claire. Hindi magkandamayaw sa pag-iyak si Bea habang yakap-yakap ang kanyang asawa sa loob ng kanilang kotse. Tatlong araw makalipas simula ng pagkikita nila ni Claire at agad na pinahanap ni Bea ang kaibigan. Hindi niya agad ito ni-reach out dahil gusto muna niyang magpalamig ng ulo ngunit iba ang kanilang natagpuan. Ang sulat ni Claire na iniwan nito sa may-ari ng popahan. Mahigpit na bili ni Claire na sa oras na may maghanap sa kanila ay ibigay ang sulat na iyon at hindi nga nagkamali si Claire dahil alam niya na ipapahanap siya doon ni Bea, si Claire. Umiyak na sabi ni Bea, "Ay ang sama-sama ko. Ang sama-sama ko, love." Sabi nito at pinaghahanpas ang sarili ngunit hinahawakan ni Dylan ang kamay nito. Maging si Dylan ay nagulat sa nabasang sulat ni Claire. Pareho nilang hindi inaasahan ang pinagdaanan ng dalaga. Huwag mong sabihin yan, love. Walang may gusto nang nangyari. Pagpapagaan ng loob nito ngunit umiling si Bea sa kanya. Wala na si Tita, love. At wala tayong kaalam-alam doon. Pagkatapos nawalan sila ng buhay na kinasanayan nila. Pagkatapos nagkasakit si Zane at naghirap sila. Kaya pala naibigay niya si Zane kay Kill Kay kasi. Hindi na naituloy ni Bea ang sasabihin niya dahil sa pag-iyak. Naiintindihan ni Dylan ang asawa dahil alam nito ang mga nangyari nang magkita sila ni Claire. Huwag ka nang umiyak, love, babalik naman si Claire, hindi ba? Yan ang nasa sulat, magtiwala ka sa kaibigan mo. Humiwalay si Bea sa asawa niya at itinuro ang sarili. Sa tingin mo ba mapapatawad ko ang sarili ko dahil sa mga nangyari? Wala akong kwentang kaibigan. Mas higit ko nakilala si Claire pero hinusga ako siya. Umiling si Dylan at hinawakan niya ito sa balikat. Oo na masama ka ng kaibigan dahil doon sa nagawa mo pero lahat naman tayo nagkakamali, diba? At hindi pa huli ang lahat para baguhin at ayusin ang pagkakamali na iyon. Babalik si Claire at inaasahan kanya na babantayan mo ang anak niya. With that, pwede kang bumawi at kapag nakabalik na siya tayo ay kakahumingi ng tawad sa nagawa mo. Remember, nobody is perfect, love. Natigil sa pag-iyak si Bea dahil sa sinabi ng asawa. May point ito ngunit nagdududa pa rin ito sa sarili niya. Look, love, hindi kita iiwan. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Sasamahan kita hanggang dulo, hindi ko hahayaan na mag-iisa ka kung nagkamali ka. Tutulungan kitang bumangon basta handa kang baguhin ang pagkakamali mo. Asawa mo ako, love, mahal na mahal kita. Hindi na napigilan ni Bea na yakapin ang asawa. Hindi siya nagkamali sa taong pinili niyang makasama habang buhay kaya nangangako siya na babaguhin niya ang pagkakamaling nagawa niya. Pangako, Claire, aalagaan ko si Zane, pagbalik mo lalaki ng isang mabuti at tapat na bata si Zane. Ihintayin ko ang pagbabalik mo. 5 years later, Claire pa lang ng eroplano nila Claire ay talagang masasabi niyang nasa Pilipinas na siya dahil sa kakaibang amoy ng paligid. Mommy, is this the Philippines? You're right, masyadong polluted ang hangin, sabi ni Zoe na siyang ikinatawa ni Claire, ni Nanay Luking at ni Queen. I really like your attitude, Manny, dear Zoe. Ahaha, masyado kang straight to the point, tawang sabi ni Queen sa inaanak. It's been 5 years magmula nang umalis sila sa Pilipinas at malaki ang nagbago sa kanilang pamilya. With the help of Queen, Claire graduated valedictorian in professional fashion designing. After she graduated, a lot of companies are hunting her, wanted her to be part of their team. Claire was so overwhelmed because of that, lalo na kapag naaalala niya ang kanyang pinagsimulan. Na siya ang naghahanap ng trabaho, but that thing changed now, G. Unfortunately, hindi sumali si Claire sa kahit na anong sikat na clothing brand na kumukuha sa kanya bagkus nagsimula siya ng sariling clothing brand. Alam ng marami na malaki ang potential ni Claire sa larangan ng paid disenyo at hindi naglaon matapos ang isang buwan lanang ay pamatok sa maramiang. She is now the owner of CS Boutique around the world.
CS stands with her name Claire Sanchez. Queen is her business partner. Nang magsimula sila ay si Queen ang sumagot sa lahat ng gastusin at hindi ito nagdalawang isip na gawin iyon dahil alam niya na magagawa ni Claire. Second year college si Queen nang mag-aral si Claire sa first year pero she took exam, that is why she upgraded into second year. Nang mapasa niya ang exam and solid with no wrong, doon nagsimula na makilala siya ng lahat ng professor. Siya ang takbuhan ng marami sa tuwing mayroong kinakailangan na big events at biglaan na design for dresses. In short, di pa siya nakaka-graduate, kinokontrata na siya ng mga professor niya. Their dean was so approved with that, and to her surprised magulang ni Queen ang dean ng school. Kaya nag-offer si Queen na tutulungan siya sa pag-aaral dahil sila pala ang may-ari nito. Habang nag-aaral ay hindi lingid sa lahat na may anak na si Claire dahil paminsan-minsan niya itong sinasama doon. Zoe grew up with a beauty and brain just like her mother. Maraming nagsasabi na si Zoe ang susunod sa yapak ng kanyang ina at naniniwala si Claire doon. Baby pa lang ay nakikitaan na niya ng potential ang anak, and she's proud of it. Now, bumalik na ang buhay nila sa dating marangya at walang paghihirap, ngunit may kulang parent. Kaya bumalik sila sa Pilipinas dahil doon. Mayroong plano si Claire para sa kanilang pagbabalik. Hindi alam ni Zoe na mayroon siyang kambal at mas lalong hindi nito alam ang dahilan ng kanilang pagpunta doon. P. Sinabi lamang niya na mayroong business na aasikasuhin si Claire sa Pilipinas na matatagalan sa bansa, ngunit babalik din sila dahil maraming trabaho sa main branch nila, lalo na at magkakaroon ng major event si Claire. Fashion show yun ay kung malalampasan niya ang mga sales ng kilalang brand tulad ng Chanel, Gucci, LV, Victoria's Secret at madami pang iba, huwag kang mag-alala Zoe, masasanay ka rin, okay. Sabi niya sa anak at hinawakan ang kamay nito't nagsimula na silang maglakad. Point 3. Anak, saan tayo titira dito? Napatingin si Claire sa kanyang nanay looking na tumandaman pero hinding-hindi niya kayang iwan. P. Don't worry, Nay. It's a surprise. Nakangiti niyang sabi at humarap sa harapan. Nakasuot silang tatlo nila Queen at Zoe ng shades na Acolaine mo ay isa silang mga artista, lalo na sa kanilang mga swotan. Kaya nang dumadaan sila sa Naiya palabas ay pinag-tighten jeanan sila. Walang ibang nakakaalam bukod sa team ni Claire na Sly ang nagmamay-ari ng CS clothing brand dahil sinadya niya iyon. Wala pa siyang balak na sabihin sa lahat ang bagay na iyon. Paglabas nila sa terminal ay mayroon ng van na naghihintay sa kanila na pag-aari parent ni Claire. Masaya silang sumakay sa van at nagsipag tulog dahil sa jet lag. Nang makarating sila sa dapat patutunguhan ay napangiti ng malaki si Claire sa harapan ng malaking bahay na iyon at inalis ang kanyang sunglasses. Mama, I'm back. Pagkasabi niyang iyon ay tumulo ang kanyang luha na agad naman niyang pinunasan. Oh my God! Si Claire. Narinig niya ang nabibiglang boses ng kanyang nanay looking, kaya inayos niya ang sarili at ngumiti ng malaki bago humarap sa kanila. Welcome home, everyone. Kitang-kita ang saya sa mata ni Claire habang sinasabi iyon, at si nanay looking naman ay hindi na napigilan ng umiyak, kaya agad na sumaklolo ang kanyang apo na si Zoe. Lola, why are you crying? Baka kung ano po ang mangyari sa iyo. Kahit pa na sa ibang bansa pinalaki ni Claire ang anak ay hindi niya inalis ang sariling wika sa anak.